Alamin naman natin ngayong umaga ang sitwasyon sa North Luzon Expressway kung saan inaasahan na rin ang bulto ng mga motoristang papuntang norte ngayong araw para sa Semana Santa. Si Bien Manalo sa detalye, live, Rise and Shine, Bien. Audrey, normal pa naman ang usad ng trapiko dito sa North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Ayon sa pamunuan ng NLEX, Audrey, mamayang alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ay inaasahan ang pagdagsa ng mga sasakyan dito sa Expressway. Kaya't inilagay na sa full alert status, Audrey, ng NLEX Management ang kanilang paghahanda para iyan sa bugso ng mga sasakyan na magsisimula ngayong araw. Maagang bumiyahe pabulakan si Richard Sunico. Iniiwasan niya kasing maipit sa traffic. Kasama niya ang kanyang pamilya sa pagninilay sa Semana Santa. Para ma-distress din, ma-reset pagka sa trabaho, nakakapagpahinga yung saka yung spend time with family. Kailangan may work-life balance. Ganun. Enjoy yung family mo. Hindi puro trabaho, puro trabaho. Wala, nakaka-stress din yun. Diba? Ang machine operator naman na si Gilbert Puentes, pinaghahandaan na ang dagsa ng mga sasakyan. Kaya maaga pa lang ay pumasok na siya sa trabaho. Kaya ngayon nagaan ko, alas 8 papasok ko, alas 6 pa lang, umalis na ako. Eh, sumabay na ako sa service namin. Maaga na rin kaya ako, mag-update na rin ako pag ano. Para hindi ako abutan ng mga traffic. Okay. Naka-heightened alert status na ang NLEX Management. Ayon sa pamunuan ng NLEX, nasa 10% ang itataas ng bilang ng mga sasakyan na babagtas sa expressway ngayong Semana Santa. Katumbas iyan ng mahigit 300,000 sasakyan. Magsisimula ang bugso ng mga sasakyan mula alas 10 ngayong umaga hanggang alas 2 ng hapon bukas March 28. Asahan na rin ang mabigat na trapiko mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi ng March 30 hanggang March 31. Alas 2 ng hapon ng March 31 hanggang alas 8 ng umaga ng April 1 para sa mga biyaherong pabalik ng Maynila. Pinaigting ng pamunuan ng NLEX ang kanilang Safe Trip Mo Sagot Ko Motorist Assistance Program. Katunayan, mahigit 1,500 na mga patrol crew, traffic marshals, security teams, toll and system personnel ang ipinakalat. Dinagdagan din ang cash lane sa expressway. Nakaantabay ang emergency medical services at incident response teams sa mga strategic area. Sana mag-prepare po sila bago bumiyahe. Kasama na rin po doon yung pag-check nila ng kanilang sasakyan at nasa tamang kondisyon. Ganon din po sana yung mag-drive. Bigay sila ng allowance doon sa kanilang pag-travel. Audrey, pinapayuhan naman ang mga biyaherong panorte na babaybay sa NLEX, ECTEX at ECTEX Connector na iwasang bumiyahe tuwing peak hours. Iyan naman ay para maiwasan ang matinding trapiko. Samantala, Audrey, makikita naman sa aking likuran na marami pa rin motorista ang nagpapakabit ng RFID. Batay sa tala ng NLEX, Audrey, 80% na ng mga motoristang bumabaybay dito sa expressway ang nakapagpakabit na ng RFID. Habang 20% naman, Audrey, ang hindi pa nakakapagpakabit. Katumbas iyan ng humigit kumulang 60,000 ng mga motorista. At yan muna ang update dito sa NLEX. Balik sa iyo, Audrey. Okay, ingat po sa ating mga kababayan na babiyahe pa lamang. Maraming salamat sa iyo, Bien Manalo.